Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikapitong NEDA Board meeting sa Malacanang ngayong araw. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na tinututukan sa naturang pulong ang iba't ibang proyektong infrastruktura sa bansa. Kasama rito ang panukalang NEDA Public-Private Partnership Project na nasa ilalim ng DOTR at MIAA. Layo nitong matugunan ang matagal ng isyu sa NEDA na nararanasan ng mga pasahero. Target din itong pataasin ang kapasidad sa palipangan mula sa 35 million hanggang sa higit 60 million na pasahero. Isa pang proyekto ang Samar Pacific Coastal Road 2 project na nagkakahalaga ng mahigit 7 billion pesos. Kasama sa proyekto nito ang pagtatayo ng dalawang marine bridges. Kasama rin sa proyekto na inaprubahan ng NEDA Board ay ang panukalang i-upgrade ang Lagindingan International Airport na matatagpuan sa Visayas Oriental. Kinumpirma din ng NEDA Board ang proposed adoption ng National Policy at Infrastructure Sector Master Plans. Let me conclude by stating that the approvals made by the NEDA Board today are evidence of the Marcos administration's strong commitment to achieving the objectives and targets of the 8-point socioeconomic agenda in the Philippine Development Plan 2023 to 2028. These plans aim to significantly reduce poverty and foster inclusive growth for all Filipinos.